Ang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Ang mga nangyari ngayong August 13 sa Love Thy Woman. Kahapon ay natunghayan natin na nakakuha na si Gia ng CCTV footage na gagamitin para makalaya ang kanyang ina. Dumating na nga ang araw ng paglilitis at hinatulan si Kai bilang inosente. Matapos na makalaya ni Kai, ay dumiretso sila sa chapel upang magpasalamat sa mga magagandang nangyari sa kanila. Nagdasal ito na sana ay mawala ang galit sa kanilang mga puso dahil sa mga masamang ginawa ng mag-inang Lucy at Dana sa kanila. Masaya rin ang mag-ina dahil nalagpasan nila ang mga problema ng magkasama. Sa opisina naman ni Manny sa Dragon Empire ay galit na galit ito nang malamang ibinebenta na ni Lucy ang kumpanya. Inisip nito na paano na ang mga empleyadong nagtatrabaho dito. Sinugod agad ni Manny si Dana sa kanyang opisina dahil sa mga ginawa nitong pagharang sa scheduled email ng kanyang amang si Adam. At maaari rin na inutos nitong ipabura ang mga files na nakasave sa email ng kumpanya. Inalala naman ni Manny ang kanyang matalik na kaibigan na si Adam. Binalikan nito ang mga panahon na kung saan nagsisimula pa lang ang kanilang maliit na negosyo hanggang sa mga tagumpay na natanggap na nito magpasa hanggang ngayon. Sa bahay naman ng mag-inang Gia at Kai, nag-celebrate sila matapos na makalaya nga ang kanyang ina. Ipinaliwanag ni Simone na dahil nawala ang last will and testament, si Lucy ang nagmamay-ari ng lahat ng naiwang yaman ni Adam. Napagpasyahan naman na ni Manny na sabihin kay Gia na siya ang tinalaga ni Adam na magiging CEO ng kumpanyang Dragon Empire. Habang kausap nga nito si Gia sa telepono, ay aatakihin ito sa puso na magsasanhi ng kanyang kamatayan. Maaaring dahil na rin sa bigat ng kanyang dinadala tungkol kay Lucy at Dana. Sinabi nga ni Manny kay Lucy na sasabihin niya na kay Gia ang katotohanan tungkol sa Dragon Empire. Na base kay Adam, si Gia ang magta-turn over ng kanyang posisyon matapos itong magretiro. Galit na galit si Lucy at hindi makakapayag sa desisyon ni Manny. Pag-uwi ni Lucy sa kanilang bahay, ay nakatanggap ito ng tawag mula sa kanilang security sa Dragon Empire. Si Manny ay nadatnan sa kanyang opisina na nakahandusay sa sahig at wala ng malay. At dito na nga ibinalita na si Manny Tanchanko ay wala ng buhay. Namatay ito kasunod ng kanyang matalik na kaibigan na si Adam. Sa lamay naman ni Manny ay hindi pinapasok si Amanda at Gabriel dahil ipinaband sila ni Lucy sa kumpanya. Iniutos rin na huwag papasukin ang mag-inang Gia at Kai. Ilang saglit pa ay dumating na si Lucy at sinabi sa kanila na kanyang kumpanya at kanya ring patakaran. Iginiit naman ni Amanda na meron din silang karapatan sa kumpanya dahil meron silang shares na iniwan ni Adam. Bukas naman para sa Love Thy Woman, tuloy pa rin ang labanan at lalabas na kung sino ang pinakamatapang laban kay Gia, Dana, Kai, Lucy at Amanda. Pupunta si Lucy sa bahay nila Kai at Gia upang palayasin ito. Iginiit ni Lucy na dahil walang kopya ng Last Will and Testament, ang lahat ng pagmamay-aring iniwan ni Adam ay mapupunta sa kanya.